ngayong panahon po ng COVID-19 pandemic, hinikayat ng pamahalaan ng publiko na mag-urban gardening. Pinicture natin dito yan. Pero merong isang binatilyo sa halip na maggulay ang itatanim, abay nakaisip ang kulukoy, marijuana ang itanim. Sa paso. Narinig yata ho ako, ang sabi ko, gulay, nonoy, gulay. Hindi ko sinabing marijuana ang itanim mo. Ayun, nahuli po ng mga pulis at nilagay niya sa bubungan nila sa Novaliches, Quezon City, ang tanim na marijuana. Arestado si Nonoy na 19 anyos na sinasabing may-ari ng mga nakumpiskang illegal na marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 lang naman dahil maliliit pa eh. Narito po ang aming exclusive report. Asin to, tanim marijuana to sir. Wala nang iba, 5 fingers yan. Ito ang bumulaga sa mga operatiba ng Quezon City Police. Ilang paso ng marijuana ang nakatanim mismo sa bubungan ng isang bahay sa Novaliches, Quezon City. Arestado ang 19 anyos na lalaki na nakilalang si Brian Makiring, sinasabing notorious drug pusher sa kanilang lugar. Trinabaho ito ng mga personnel natin in 1 week na surveillance based on the information na galing din sa mga kapitbahay nito. Aabot sa 60 gramo ng marijuana ang tanim ng sospek kasama pa ang ibang nakumpiska sa kwarto at itinapon nito sa likod ng kanilang bahay. Sa may estimate namin dito more or less mga 65 grams ito, saka more or less 30,000 in pesos. Ito kasi meron tayong cost na medyo mahal nito ang per gram. Different from local marijuana. Ayon sa sospek, sinubukan lamang niyang itanim ito bago magsimula ang enhanced community quarantine matapos ibigay ng kanyang nakainuman na kapwa estudyante rin. Mahinig lang po talaga ako sa alaman. Tignan niyo po, marami po kami tanim dyan ng mga alaman. Sinubukan ko lang din po yun. Hindi ko naman po alam na ganun kalaki po tutubo yun. Gait pa ng sospek, hindi siya gumagamit ng illegal na droga. Hindi ko po ginagamit yan, sir. Nahayaan ko lang po sa bubong yun, sir. Wala, sir, pang experiment mo lang, sir. Sinampahan na ang sospek ng kasong drug pushing at drug possession o paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama si Mel Platero at Allen Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Firmalino, Radyo Pilipinas. Meta, Totoy, ang sinabi namin at sinabi ng Department of Agriculture, mga gulay para makain. Walang namimigay yan. Kung gusto mo mag-experiment, sana pumunta ka sa Bureau of Plant Industry. Dito malapit lang mo sa amin yan. Namimigay sila ng mga binhi, ng mga munggo, mga palay, mga kangkong, marijuana. Sus, mari-experiment. Ikaw talaga, oo. Ay, nako.